Present day, isang malakas na ring ng cellphone ang gumising kay Kendall mula sa mahimbing na pagkakatulog. Gusto niyang mapaungol dahil parang mabigat ang ulo. Napuyat siya sa pag-iisip ng lahat ng masasakit na ginawa ni Clyde sa kanya hanggang sa nakatulugan na niya. Muling nag-ingay ang cellphone at kinuha iyon sa side table. Napaungol siya nang makita ang message ni Lester, ang medical representative niya sa South Luzon. Nangungumusta at binabati siya ng magandang umaga. Manliligaw din niya si Lester. Tinapat na niya ang lalaki na wala itong aasahan pero persigido pa rin ito. Nag-iisang anak si Lester ng may-ari ng Vaxicon. He's half Filipino, half American. Mas matanda ito sa kanya ng 1 taon. Kagagaling lang nito sa Amerika at dating nagtrabaho sa isang advertising company at napag-isip ng hawakan ang negosyo ng pamilya. And part of his training was to start as medical representative. Kay Kendall na-assign ang lalaki, 4 na buwan na ang nakararaan. Mabait si Lester, masipag sa trabaho, magalang, well-cultured, he was a gentleman too. Good catch kung tutuusin, pero wala siyang damdamin sa lalaki. Napabuga siya ng hangin at bumangon nang hindi ito nireplyan. Kahit pa ang lalaki ang nag-iisang tagapagmana ng Vaxicon, hindi siya nagpapaapekto. Naligo na siya at gustong mapaungol ng kumulo ang sikmura. Naalala niyang na hindi pala siya nag-agahan. After what happened, she tried to bring back her old self. Maging ang pagkain sa agahan ay itinigil na rin dahil naalala lang niya ang hudas na si Clyde. Agad nang tinapos ni Kendall ang paliligo at nag-ayos ng sarili, saka lumabas. Napahinga siya ng malalim nang makita na wala na ang sasakyan ni Clyde. Mukhang nakaramdam na wala na itong lugar sa kanyang buhay. Mabuti naman nang hindi na masira ang araw niya ng tuluyan. Nagmaneho na siya papunta ng Quezon kung saan naruroon ang kanilang opisina sa South Luzon. Pagkatapos ng masalimuot na breakup nila, itinuon ni Kendall ang atensyon sa trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpaka-workaholic. Mula 7:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ay nasa opisina siya. O kung hindi man, nililibot niya ang buong South Luzon para tingnan ang kanyang mga tao. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang sarili na isipin pa si Clyde. Bakit pa? Para maiyak lang sa sobrang galit. Aaminin niya, may mga pagkakataong dumadaan ang binata sa isip at nilulukob siya ng kalungkutan. Pero sa huli, pinagagalitan niya ang sarili. It would be so unfair kung iisipin pa niya ito. She had changed. She hated every fairy tale. Tuwing nakakarinig ng mga story na romance novel ay nabubuwisit siya. Paasa ang mga kwentong iyon. Dahil sa mga iyon, saging mataas ang expectation niya kaya sa huli ay nasaktan lang siya. She learned that there was no such thing as happy ending. Mga assholes, mayroon pa, pero mga prinsipe. Nako, isa iyong malaking kasinungalingan. And because of that, Kendall learned too, that she needed to change her point of view about everything. Hindi siya tumanggap ng manliligaw. Agad din kasing natatakot ang mga ito dahil sa pagsusungit niya. Si Lester lang ang nagtiyaga sa kanya. Maging sa pag-handle ng, no, ay inayos din niya ng todo. Hindi na siya kagaya ng dati na approachable. Agad siyang naglalagay ng pader para makita ng mga tao niya na hindi siya basta mauuto. Nagkaroon naman ng magandang bunga iyon dahil inilagan siya ngayon. Dahil doon ay respetado siya ng mga tao niya, iginagalang at sinusunod. Napahinga siya ng malalim nang makarating na sa opisina. Halos 3 oras din ang naging biyahe niya at hindi ininda ang pagod niya. Agad na siyang pumaroda at pumasok sa opisina. Nagsipag-ayos naman ang mga medical representative doon at tumahimik. Good morning ma'am, halos sabay-sabay na bati na may halong takot ang mga medical representative na gumagawa ng report sa mesa. Gusto niyang mapailang. They were so obvious. Nang tumungo, hinarap na ng mga ito ang reports na kailangang ipasa sa kanya. No one even dared to talk. Tell them that I want those reports after 10 minutes, okay. Malamig niyang sagot kay Trixie, ang babaeng secretary niya 3 buwan na. Unang secretary niya ay nag-resign dahil hindi siya natatrato ng maayos kaya wala pang 2 buwan ay umayaw na dahil madalas niyang makagalitan. Yes ma'am, natatarantang sagot nito. Pumasok na siya sa opisina at agad siyang binigyan ng juice ni Trixie. Hindi ito nawawala ng pineapple juice dahil nang minsang bigyan siya ng kape ay napagsabihan niya ito.
Ayaw na niya ng kape dahil naaalala lang niya si Clyde. She was briefed by Trixie about her routine for that day. Maging ang mga tawag na nasagot na para sa kanya ay sinasabi nito. May nagpapabigay po sa inyo nito ma'am, kinakabaw ang sabi nito. Saka kinuha sa center table ang isang bouquet ng tulips na hindi niya napansin pagdating kanina. Parang tumalo ng puso ni Kendall nang makita iyon. Iisang tao lang ang alam niya na nagbibigay sa kanya ng ganoong bulaklak. Bigla siyang nagpalpitate, umikot maging ang sikmura niya sa ideyang nabubuo sa isip. Tumikim siya at kinalma ang sarili. Imposible iyon, hindi alam ni Clyde ang opisina niya at lalong napaka-late para magbigay pa ng bulaklak. Alin, after 5 months, doon lang naisip iyon gawin ng binata. Wow, ha, pinaghintay pa talaga siya. O bakit naman, wala na itong mahanap na babaeng paaasahin kaya siya na naman ang gustong balikan. The idea angered her even more. Kanino galing yan? Nagningit-ngit na tanong niya, nag-iinit na agad ang ulo. Parang nang-inig si Trixie sa nakikitang inis niya. Ang hula niya ay gusto na rin itong mag-resign. Madalas kasi niya itong mapag-alitan dahil sa pagiging sablay kung minsan. Ilang beses na rin niyang naririnig na umiiyak si Trixie sa CR dahil napagsasabihan niya tungkol sa mga kapalpakan. Ma'am, kay Mr. Obeliere po. Ipinadeliver lang ho yan dito ma'am, kinakabahang sagot nito, halos namumutla na. Uminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Okay, thank you, tanging sabi na lang niya. Kahit ganoon ay hindi niya pag-iinitan ang sekretarya. Agad nang lumabas si Trixie. Maya-maya ay nahagod niya ang sentido. Naiinis na hinila niya ang sobre sa bulaklak at binasa ang note. Dear Kendall, I'm sorry, from Clyde. Her heart seemed to melt. Namasa ang mga mata niya. Na-realize niya bigla na may damdamin pa rin pala siya para kay Clyde. Isang sorry lang kasi ay parang natunaw na ang puso niya. But it did not mean that he was forgiven. Sa loob ng 5 buwan ay nagawa niyang mabuhay nang wala ang binata. Alin, magpapauto uli siya sa isang sorry lang. No way. And with that, Kendall crumpled that note. Pati bulaklak ay isinaksak niya sa trash can. Maya-maya ay inis na napabuga siya ng hangin. Hinarap niya ang trabaho at iniwasang isipin si Clyde. Kahit pa ilang beses siyang natutuksong isipin kung bakit ito nagpaparamdam ngayon. Hindi niya maiwasang isipin ang mga dahilan nito. Sa huli ay sinaway niya ang sarili. Hindi niya dapat pinagpapapansin ang binata. Iyon ang dapat niyang gawin. Dapat din niyang pangatawanan ang ipinangako sa mga pinsan nang magkaroon sila ng sumpaan na wala siyang gagawin oras na bumalik uli si Clyde. Wala na siyang dapat pang pakialam sa binata at iyon ang dapat na ipakita rito. Kahit isang buong taniman pa ng bulaklak ang ibigay nito, wala na siyang dapat na pakialam pa. Napahinga siya ng malalim matapos isipin at ipaalala ang lahat ng iyon sa sarili. Nagulat si Kendall nang magring ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya nang makita na unregistered number iyon. Nagtatakang sinagot na lang niya ang tawag. Inipit niya ang cellphone sa tainga at balikat para maipagpatuloy ang pagtatype sa keyboard dahil abala siya sa pagsagot ng mga emails. Did you like the flowers? Nanigas siya nang marinig ang pamilyar na baritonong boses ni Clyde. Agad bumilis ang tibok ng puso niya. Saglit siyang parang naparalisa at nalito kung paano ito sasagutin. Bakit naman hindi? Hindi niya inaasahan na malalaman nito ang bagong number niya. Hindi rin niya inaasahan na tatawag pa ito para lang tanungin ang tungkol sa bulaklak. Halos 2 linggo nang nagpapadala si Clyde. Walang palya, at wala ring palya ang pagtapon niya sa mga bulaklak. Kahit nakikita na hinayang sa hinayang si Trixie ay wala siyang pakialam. Kendall, hintong-hiningang sabi ni Clyde. How did you get my number? Malamig na tanong niya. Iyon ang pinakauna niyang gustong malaman. Aba, kaya palang gawin iyon ng binata. Pero bakit ngayon lang nito ginawa? Napailing siya sa sarili. Bakit ba kailangan pa niya iyong malaman? Hindi ba dapat wala na siyang pakialam? Dapat hindi na siya nabibigla pa sa kung ano-ano. Dapat wala siyang nararamdaman. Hay, ang puso niya. Hindi na naman niya maawat. Nakuha ko sa isang kaibigan mo. Please, I'm sorry if I did that. Wala na akong ibang mapagpipilian, nakikiusap na sagot nito. Oh, okay and then, what? You knew my number. Ganon, so textmate na tayo. Tapos, makikipag-eyeball ka. Ako naman itong utu-uto, papayag.
Makikipagmabutihan. Magpapauto ako sa iyo at iiwan mo na naman ako kapag tapos na ang due date natin. Humigpit ang pagkakahawak ni Kendall sa cellphone nang maisip ang lahat ng iyon. Hindi niya mapigilan. She had issues trusting this man. Bakit pa siya maniniwala sa lalaki? Whatever. I have a lot of work to do. Thank you for calling. Malamig niyang pagsagot dito, diretso at walang preno. Hindi siya dapat magpreno. Bakit? Nagpreno ba si Clyde noong nasasaktan siya? Aba, walang preno ang binata dahil wala itong pakialam kahit mamatay siya sa sobrang sama ng loob noon. Kendall, please, wait, nakikiusap na awat nito. Napahinga siya ng malalim. Bumigat bigla ang dibdib niya. Sa kabila ng lahat, nahihirapan pa rin siya sa nadaramang paghihirap nito. What? Malamig niyang tanong. At sana bilasan na ni Clyde. Malapit na siyang mauagad. Para bago pa maubusan ng pasensya ay magawa na niyang tapusin iyon. I'm so sorry. Nagpapakumbabang sabi nito. Namasa bigla ang mga mata niya. She felt his pains and his agony. She felt he was deeply affected. He was hurt too and it was breaking her heart. She sighed. Kumurap-kurap siya. Kahit paramdam ang matinding paghihirap nito ay hindi niya maaaring asahan iyon. Tanso si Clyde at hindi na siya magpapalok pa rito. Sorry for what? Matabang na tanong niya at natawa. Stop saying sorry. It's all worthless. Because I don't care about that now, baliwala niyang sagot. Natahimik si Clyde sa kabilang linya. Bigla yatang nang inig ang puso niya dahil sa tensyon hanggang muling napahinga ng malalim. Bakit ba siya na-tensyon? Wala siyang sinabing masama. Tama lang iyon para tumigil na ang binata sa pagpapadala ng bulaklak at paghingi ng paumanhin. Hindi na mabubuo ng sorry nito ang nadurog niyang puso. Goodbye, Clyde. Alam niya, ibinaba na ang cellphone at nanghihinang inilapag iyon sa mesa at napatitig doon. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Kahit ano pa ang dahilan ni Clyde sa muling pagpaparamdam, hindi na niya iyon dapat naisipin pa. Naka-move on na siya, maayos na siya. She should move forward and should never look back. Napatango siya sa mga naisip. Flowers for you, nakangiting bungad ni Lester at ipinakita ang isang bouquet ng red roses kay Kendall. Pauwi na siya at naabutan ng binata sa opisina. Tinapos pa niya ang mga trabaho. Kinabukasan kasi ay luluwas siya para sa meeting kasama ang mga regional coordinator kaya tinapos na niya ang lahat ng trabaho. Hindi niya inaasahan na pupunta pa roon si Lester. Sa pagkakaalam niya ay nasa naga ito. Napahinga siya ng malalim at nag-isip kung paano tatanggihan iyon. Ayaw niyang paasahin si Lester. Bigla tuloy siyang napahagod sa noo. Natawa ito. Come on, take it. Napabuntong hininga siya. Akala ko ba, nasa naga ka? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti si Lester ngiting positibo. Ang totoo, guwapo ang binata at kahawig ni Paolo Avellino. Pero wala siyang mock-up ang damdamin para dito. Kaya una pa lang ay sinabihan na niya ito. Pero sadyang mukulit ang binata. Ginagawa ang lahat para makamit matamis ang niyang, oo. Kagagaling ko lang doon. Dito ako agad dumiretso para maibigay ko ito sa iyo. Alam ko rin na Coden ka kaya ihahatid na rin kita. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Akala ko ba nagkaliwanagan na tayo? Tanong niya, alam na ng binata ang lahat ng kanyang dahilan pero mukhang kailangan niya iyong ipaalala. I know. Akala ko rin ba, maliwanag ang naging sagot ko. I don't give up that easily, sabi nito at kinindatan pa siya. Biglang nanakit ang ulo ni Kendall sa nakikitang determinasyon ni Lester. Nag-isip uli siyang maigi ng mga magandang sabihin para tumigil na ito nang magring ang kanyang cellphone. Gusto niyang mapaungol nang makita na si Clyde ang caller. Matapos na tumawag ng binata isang linggo na ang nakararaan, ngayon lang ito nagtangkang tumawag. Hindi na niya iyon sana sasagutin pero persistent ito. Mukhang hindi talaga titigil hanggat hindi siya nakakausap. Maging si Lester ay bahagyang napakunot na ang noo nang makitang ayaw niyang sagutin iyon. Hanggang sa napabuntong hininga siya. Excuse me, sabi niya, lumayo ng bahagya para, hello. Masagot ang tawag. Lihim siyang napamura dahil ramdam na ramdam niya ang panlalamig ng pawis. Rintik talaga. Pakiramdam niya ay natetense na naman siya sa biglang pagtawag ni Clyde na nalilito siya. Nasa labas ako ng office mo. Ihahatid na kita, ha? Sabi nito sa tonong mabait. Bigla siyang nalito.
Dumadagandong ang kabog sa kanyang dibdib. Ano ba namang klase iyan? Bakit ba gustong-gustong ni Clyde na nalilito siya? Kinalma niya ang sarili. Calm again, tanong niya, pero sa loob-loob ay natataranta na. Quezon iyon, bakit bigla na lang susulpot doon si Clyde? Baka nagkamali lang siya ng dinig dahil kinakabahan din siya sa pagtawag nito. Bahagyang natawa ang binata at parang nakikita na niya na nahihiya ito ngayon. I'm sorry if I surprised you. I want to see you, so I came here. Clyde, ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Saglit siyang parang hindi makapagsalita kaya ipinilig niya ang ulo. Hindi ka na dapat nagpunta dito, malamig niyang sabi. Kendall, wala naman sigurong masama kung puntahan kita. Unless, you are already taken. Kay Ines, paano ako magiging taken? Sa natatakot na akong pumasok sa bagong relasyon. Oh, by the way, thanks to you. Napabuntong hininga siya sa isinigaw ng damdamin. No, I am not taken. Pero hindi ibig sabihin yun, pwede ka nang magpunta sa kahit saang lugar na nandoon ako kung kailan mo gusto, malamig niyang sabi. Ilang beses siyang napabuntong hininga para kalmahin ang sarili. Parang bigla siyang sinakal ng matahimik si Clyde sa kabilang linya. Panay ang buntong hininga nito hanggang sa nagpaalam siya. Wala sa sarili na nahawakan niya nang mariin ang cellphone. Nalilito pa rin siya dahil nasa labas lang ng opisina si Clyde. Magkikita uli sila. So, Clyde is just outside, tanong ni Lester, tinitigan siya ng mataman. Nawala bigla ang bright smile nito. Napalitan iyon ng pagiging seryoso. Napalunok siya at kinabahan. You know him. Bahagya itong natawa. Of course I know him. We were just living in one world, Kendall. Kilala siya ng mga medical representative dito. I know his reputation. I also saw one of his notes for you in the trash can. I'm sorry if I did some little investigation about him. And honestly, what I was hearing, sabi nito, napailing. Pero nandito lang ako para sa iyo, Kendall. Ano man ang mayroon kayo noon at kung tapos na ang lahat sa pagitan ninyo, hindi yun magiging problema sa akin. Your past doesn't mean anything to me. Kung gusto mong magsimula, nandito lang ako. And I promise you, hinding-hindi ko gagawin ang mga ginawa ni Clyde sa iyo. I would never hurt you, sinserong pangako nito, you and I will. Napalunok si Kendall, here comes another manangangako ng panibagong Gloria. At walang masamang sumubok, ang mga mata ni Lester ay nangangako ng paraiso. Iyon ang pinaka-wise na desisyon na dapat niyang gawin. Maghihintay ako, I would just be right here. Pagpapatuloy nito, binigyan siya ng isang nakakaunawang ngiti. Tumango lang siya. Tinulungan na siya ng binata na mag-ayos ng gamit hanggang sa sabay na silang lumabas ng opisina. Agad niyang nakita si Clyde sa tabi ng sasakyan nito at nakasandal. Nang makita siya ni Clyde ay tumayo ito ng tuwid at mukhang kinabahan. Halos mamatla pa at siya naman. Dihim siyang napaungol nang maramdaman na kumabog ng sobrang tindi ang dibdib. Halos magiba na ang ribcage niya. Bakit naman hindi? Clyde, presence affected her again. Ang mga ipinangako ni Lester sa kanya ay bigla niyang nakalimutan. Wala siyang ibang nasa isip ngayon kundi si Clyde. Kahit iba na ang ayos kumpara noong nagmamakaawa ang binata sa labas ng bahay niya, halos isang buwan na ang nakararaan dahil nag-ahit na, bagong gupit, at maganda ang damit, hindi pa rin nabubura ang pangungulila nito sa kanya. It was etched in his eyes. At labis pa rin siyang naapektuhan yun. Kendall, Pigel hiningang tawag nito. Hi! Napatikim siya at nahihiyang napatingin kay Lester. Tumango ito, minabuti niyang batiin ng civil si Clyde dahil tao naman ito na nagpunta roon. Hello, simpleng sagot niya. Pero biglang-bigla ay gustong tanungin si Clyde kung bakit pa ito nagpakita sa kanya. Kung kailan kaya na niya at bakit pa nagbabalik ang binata. At nakasurvive na, pare, singit ni Lester, inilahad ang kamay. I'm Lester Forbes, pagpapakilala nito sa sarili. Napakunot ang noo ni Clyde. Forbes, the only son of Gus Forbes, tukoy nito sa presidente nilang American at ama ni Lester. Hindi na siya dapat pang magtaka dahil kilala pamilya ng may-ari ng Vaxicon. Ngumiti si Lester, the one and only, napalunok si Clyde, pain and jealousy flashed in his eyes. Agad na nag-guilty si Kendall sa nakikitang sakit sa binata.
Biglang-bigla, gusto niya itong sabihan na wala silang relasyon ni Lester at wala siyang nararamdaman sa binata. Pero agad din niyang ipinilig ang ulo sa tumakbong ideya sa isip. She reminded herself again that whatever feelings Clyde had, it did not matter to her anymore. So, dapat lang na umalis na sila ni Lester doon at huwag nang magpaliwanag pa. We're leaving, alam niya, nag-iwas ng tingin kay Clyde. Mukhang natarante si Clyde. Kendall, sumakay agad si Kendall sa sasakyan ni Lester at hindi pinakinggan ang pagtawag ni Clyde. Pumasok na rin si Lester at pinaandar na ang sasakyan. Pinilit niyang binaliwala ang bigat ng dibdib dahil sa ginawa. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na tama iyon. Pero lintik, hindi niya mapigilan na mag-alala pa rin kay Clyde. Hindi niya maiwasang isipin kung saan ito tutuloy. Kung kumain na ba o ano. Kung babalik na ba ng Maynila. Are you okay? Yes, I am okay. Biglang sagot niya at napabuga ng hangin. Ang bilis-bilis pa rin ang tibok ng puso niya. Napatingin siya kay Lester nang matahimik ito. Namula bigla ang mukha niya nang makita ang sandaling pagkabigla sa mukha ng binata. Mukhang hindi nito inasahan ang sudden outburst niya. Napaungol siya at napailing sa sarili. I'm sorry, hinging paumanhin niya. Napahinga ng malalim. It's okay. I understand, nakakaunawang sagot nito at tahimik na nagmaneho. Nanahimik na rin siya at gusto nang sabunutan ang sarili nang hindi pa rin magawang tigilang isipin si Clyde. Dapat lang na iniwan niya si Clyde. Alangan namang isama niya ito sa tinitirhan at doon patulugin. Malaki na ang binata, kaya na nito ang sarili. Who, pero nag-aalala ka pa rin, kantiyo ng isang bahagi ng isip niya. Napabuga uli siya ng hangin. Bigla niyang na-realize na mahina pa rin siya pagdating kay Clyde. At wala siyang ibang dapat gawin kundi ang iwasan ito. Aba, makita lang at marinig ang boses ng binata ay nayayanig na ang depensang binuo niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at sumampang hinding-hindi na magpapaapekto pa. Ready, napanganga si Kendall nang makita si Clyde na nakatayo sa tabi ng sasakyan niya. Saglit na hindi gumana ang isip niya. Ginugulat talaga siya ng binata. Ni hindi niya nasabi kung saan nakatira, pero para itong kabute na sumulpot doon. Muling nanghina ang puso niya sa nakikitang positibong ngiti nito. Paluwas na siya ng Maynila. Kailangan niyang agahan at wala na siyang oras na bigyan ng oras pa si Clyde. Pero paano siya makakaalis kung ganoon? Litong-lito na naman siya. Yes, I am ready. I have to go now, diretso niyang sabi ng makabawi. Pero napaungol siya nang humarang si Clyde sa pinto ng kotse. What? Nagtitimping tanong niya nang ailahad nito ang kamay. Keys, I'll drive. Sasabay na ako at luluwas din ako. Monthly meeting din namin, sagot nito, sa tonong mabait na naman. Napahinga siya ng malalim at nagpakatimpi. Napakahirap para sa kanya na tretuhin ang binata na parang walang nangyari. Pero iyon ang sa tingin niyang tama. Alangan namang ipakita niya ang bitterness na nararamdaman. Na, it would only give him the satisfaction that she was still in love with him. Honestly, I don't care, Clyde. Luluwas ako ng ako lang. Problema mo na kung paano ka luluwas ng Maynila, pagsagot niya. Napanganga ito, mukhang hindi inaasahan ang sinabi niya. Bigla siyang nakonsensya nang makita ang pagkapahiya sa mukha nito hanggang sa napabuga ng hangin. Inisip niya na tama lang iyon at huwag maawa. May sasakyan ang binata kahapon. Iyon ang gamitin nito. Kung wala, mag-commute ito. Hindi na niya iyon. Problema, hindi na nakapagsalita si Clyde. Agad na siyang sumakay sa sasakyan at umalis sa lugar. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na tama ang ginawa hanggang sa inis na napatapak siya sa preno. Pasalamat ka, hindi ganoon kasama ang ugali ko na kagaya mo. Nalinis na bulong ni Kendall habang magmamaniobra. Gusto niyang batukan ang sarili. Iniwan na nga niya, binal ikan pa niya. Palibasa, matindi ang katok ng kanyang konsyensya. Who? Konsyensya, baka naman katok ng puso mo. Naawa ka lang kasi mahal mo pa. Kantiyo ng isip niya, napabuga siya ng hangin dahil nataman siya niyon. Get in, hintong-hining ang utos niya kay Clyde. Matapos ibaba ang bintana ng sasakyan. Ang bilis-bilis na naman ng tibok ng puso niya, naabutan niyang nagtatype sa cellphone ng binata. Nasa tapat pa rin ito ng transient house na tinitirhan niya. Nang mapatingin sa kanya ay saglit na natulala binata.
hanggang sa ang umiti at nagkaroon ng kislap ng kaligayahan ang mga mata. Tenderly and lovingly his smile charmed her heart again. Hep, kurap ka, kurap. Don't let this man capture you again. Awat ng isip niya, kumurap nga si Kendall. Pinilisan niya para hindi mapansin ni Clyde na natulala siya. Kinalma niya ang sarili. Ilang beses siyang huminga ng malalim hanggang sa nakalapit na ito. Get in, utos uli niya. Dali-dali nang sumakay si Clyde. Pinaharurot na niya ang sasakyan at napapailing. Salamat at pinagbigyan mo ako, sinserong sabi nito. Napabuga siya ng hangin at napailing uli, nasaan ang sasakyan mo? Nasa kasa, nasiraan ako kahapon sa tapat ng office ninyo. Ayaw mag-start ng sasakyan ko noong paalis na ako, ginabi na nga ako doon. Napalunok siya dahil naramdaman niya na parang nilipad ng hangin ang inis at napalitan iyon ng pag-aalala. Gusto na niyang batukan ang sarili. Nakuha pa niyang mag-alala. Anong nangyari sa sasakyan mo at saan ka natulog? Mariing nakagat ni Kendall ang ibabang lobby dahil hindi siya nakapagpigil na magtanong. Napabuntong hininga siya at pinagalitan ang sarili. What she did was a big no. Noong hindi ko talaga magawa, naghanap ako ng pagawaan malapit doon. May nakita naman ako at ginawa nila. Kaso, kailangan talagang dalhin sa shop para magawa ang makina. May inn na malapit doon. Doon na rin ako natulog, paliwanag nito. Napatango siya at hindi na nagsalita pa. Pinilit niya ang sarili na huwag itong pansinin. And because of that, she realized that it was so hard to ignore him. His presence was overwhelming. It was so hard for her to breathe. Ang amoy nito ay tuluyang pinuno ang sasakyan. Nagkaroon ng init ang paligid-init na nawala sa pagkawala ni Clyde. Kumusta ka na? I heard, you're doing well, sabi nito. Napahinga siya ng malalim. You heard it right? Simpleng sagot niya, ni hindi ito tiningnan. Mukha lang na walang pakialam si Kendall. Pero sa loob-loob niya, halos atakihin na siya ng kaba. Buzet ka. Sa loob ng ilang buwan, nakuha na niyang pamanhiran ang damdamin. Pero pagdating kay Clyde, ganoon pa rin pala siya. Ang lalaki pa rin ang masasabi na matindi niyang kahinaan. Kendall, please, let us talk, nakikiusap na sabi nito. Nanikip ang dibdib niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig niyang sagot. Mayroon pa, you have to know the truth. Pareho silang napatingin sa cellphone na nakalagay sa dashboard ng magring iyon. Napabuntong hininga siya nang makita na si Lester ang caller. Dadamputin sana niya iyon nang unahan siya ni Clyde. Hey, nabibiglang sabi niya sa ginawa nito. Just drive. Answer this later, he pleaded. Nanikip ang dibdib niya. Give it back. Baka importante, he was still my medical representative. Noon, kapag ako ang nakikipag-usap sa cellphone, ayaw mo dahil baka ma-accidente ako. Ganoon din ang rason ko. So, please, listen to me this time. Nakikiusap na sagot nito na parang nakapagpayanag ng puso niya. How dare him bring those memories back? Ah, she was palpitating. Noon iyon. Now, give that back to me. Saglit ko lang naman kakausapin at I'll loudspeaker ko. Okay, nagpipigil niyang sagot. Saglit na napatingin si Clyde sa labas ng bintana, parang nagtatampo pa. Gusto na niyang mapakamot ng ulo hanggang sa iniabot din ito ang cellphone na patuloy sa pagriring. Kinalma niya ang sarili. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago iyon sinagot. Hello, formal na bungad niya. Hello sweetie, I just want to say drive safely. Hindi nakita na abutan. Nandito pa naman ako sa tapat ng transient house mo. Kung kaharap lang niya si Lester ay pinitik na niya ang mga lobby nito. That was the first time he called her that way. At mukhang hindi iyon nagustuhan ni Clyde. Nagtiim kasi ang bagang nito. Namula rin ng bahagya at mariin ang pagkakahawak ng kamay na nakalapat sa mga labi. Tumikim si Kendall. She still acted professionally. Never siyang nakipag-usap na may halong pakikipaglandian kay Lester. Did you email your reports? Sa office ko na lang bubuksan iyon, pag-iiba niya ng usapan. Yes, I sent it on your email. I'll see you soon. Take care, paalam ni Lester. Napabuntong hininga siya nang sabay nilang tapusin ang tawag. Bigla siyang natensyon sa pananahimik ni Clyde. Biglang-bigla, gusto niya itong paliwanagan hanggang sa pinagsabihan ang sarili. Bakit ba siya nagpapaapekto sa nakikitang kalungkutan ni Clyde?
Hindi siya kumibo at nagmaneho na lang. Nakalipas ang maraming oras ay ganoon pa rin siya tahimik lang. Wala siyang pakialam kung mapanisa na sila ng laway hanggang sa makarating sa building ng Vaxicon sa Makati. "Let us talk, Kendall," maya-maya ay sabi ni Clyde. Matapos niyang patayin ang makina, napabuntong hininga ito. "Hindi mo na dapat pang ginagawa ang mga ito. Hindi mo na dapat ako sinusundan at inaalam ang lahat ng kalagayan ko," madiing sabi niya, hinarap ang binata. "Paano mo pala nalaman ang tinitirhan ko at kung saan ako nag-oopisina?" Diskampyadong tanong niya. Napayuko ito. "Nag-hire ako ng maghahanap sa'yo. Hindi na ako matahimik. Hindi ko na mahintay kung kailan ka maa-assign sa North Luzon, kaya ko iyon ginawa." "I'm sorry if you didn't like that," nagpapakumbabang sabi nito. And there went his eyes, they were pleading. And it was melting her heart. Tumikim siya at ipinilig ang ulo. Kahit na-touch sa ginawa nito, binaliwala niya iyon. "Okay, madali lang namang magpalit ng cellphone number at transient house," baliwalang sagot niya, saka lumabas ng sasakyan. "W, what do you mean?" Kabadong tanong nito. Hindi niya pinansin ang binata. Mabilis siyang naglakad palayo, just like what he did to her at the parking area more than 5 months ago. At ang binata naman ang humahabol sa kanya ngayon. Napabuga siya ng hangin ng hawakan nito ang braso niya at pinigilan. Pasimple niyang hinatak yun, at dahil agad na naramdaman ang malakas na pagdaloy ng boltahe ng kuryente sa pagkakahawak nito. Hindi pa nagbabago yun. His touch still affected her and it was so darn frustrating. "It means I don't want to have any communications with you. Matagal na tayong wala, at ang mga ex, hindi na dapat pang binabalikan. I don't have any business with you. Please stop coming here," nagtitimping sagot niya, at sana ay umalis na ito. Parang natutunaw na kasi ang puso niya. Malapit na siyang ipagkanulo niyon. "Why?" "Because of Lester," naghihinanakit na tanong nito. Bigla siyang nanghina sa nakikitang hinanakit ni Clyde. Bigla niyang naitanong ang sarili. Bakit ganoon ang puso niya pagdating sa binata, madaling gumuho at humina. Napabuntong hininga siya. "Clyde, don't you love me anymore?" "Kahit kaunti, wala na bang natitira?" malungkot na tanong nito. Namasa bigla ang mga mata ni Kendall. Natamaan ng husto ang puso niya dahil automatiko ang naging sagot niyon, mahal pa rin niya si Clyde sa kabila ng lahat. Hindi siya maaapektuhan ng ganoon sa pagdating nito kung hindi na niya ito mahal. Lumipas man ang maraming buwan, nanatili ang binata sa puso niya. Matindi man ang sakit na ginawa nito ay mahal pa rin niya ito. Nabalutan lang ng matinding galit ang pagmamahal na iyon. Naagad ding natutunaw dahil sa nakikitang paghihirap nito. "Ayoko nang mahalin ka," malamig na sagot niya. Parang nanghina si Clyde, at dahil hindi kayang tingnan ang binata sa ganoong estado, tumalikod siya at naglakad na palayo. Nangilid ang luha niya kakahinto sa sariling damdamin. Halos sumabog na ang puso niya. Nanginginig ang baba niya nang maramdaman ang kamay ni Clyde sa kamay niya. She wanted to cry pero pinilit niya ang sarili na huwag umiyak. "I'm sorry for hurting you this much that it made you stop loving me," malungkot na anis nito. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito. "But I promise this time, babawi ako. Just let me in, Kendall. Ipinapangako ko, hinding-hindi na kita sasaktan." Malungkot siyang napangiti. It was so impossible for her to trust his words. Masyado na siyang nasaktan at nasugatan. Napabuntong hininga siya at umiling. "I'm sorry," final na sabi niya at mabilis na itong iniwan. Pagpasok sa loob ng building ay nanghina si Kendall. Napaupo siya sa couch doon at kinalma ang sarili. Panay ang buntong hininga niya at ramdam na ramdam ang matinding lungkot sa puso. "You are working very hard. You need to take a break." Nakangiting bungad ni Lester. Agad na napailing si Kendall at ipinagpatuloy ang trabaho. Naupo naman ang binata sa visitor's chair. Nasa main office siya at ang dinig niya ay ipinatawag ito ng ama. Alas 7 na ng gabi at tinatapos na lang niya ang ilang sales report ng mga medical representative. Ipapasa niya iyon kinabukasan at babalik na uli sa Quezon. "Bakit ka nandito?" sa halip ay tanong niya. "My father told me that I would be staying here," sabi nito, napabuga ng hangin. Napangiti siya. "Mukhang malilipat ka na ng department. You should be happy. Mahirap ang nasa field. You should know that now.
Napagdaanan mo na iyon. Bahagya itong natawa at napailing. Ang ikinakatakot ko ay si Clyde, mas magkakaroon na siya ng pagkakataon na ligawan ka. Nandito na ako, karibal ko na lang ang makakasama mo doon. Napakunot ang noo niya, sa North Luzon ang area niya. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Napanganga si Lester hanggang sa napangisi. Oh, he didn't tell you. Hinarap niya ang binata. Bigla siyang kinabahan pero ipinakitang baliwala ang balita nito. Didn't tell me what? Gusto na niyang mapaungol nang hindi magsalita ang Hanato hanggang sa natawa at napailing ito. Nagkita kami noong nagko-cover ako sa Aurora. He told me that he had been transferred to South. I think, maybe because they wanted to be with you. It was so unfortunate for me dahil mukhang mahal mo pa rin siya. Him, Lester, nabibiglang sabi niya. Lester was tense. Pero sa kabila ng ngisi, may kislap ng lungkot at panghihinayang ang mga mata nito. I know, nararamdaman ko, lalaki rin lang ako, mahal ka rin niya. Ako ang dakilang hadlang sa inyo, sagot nito, nagkaroon ng lungkot ang mga mata. But we can put some twist in here. I could be your hero in your romance story and I will end up your misery. Kendall, I love you. I will wait for you. No matter how long it will take you to forget Clyde. Nasa iyo ang lahat ng desisyon. Ako ang gagawin mong prinsipe at si Clyde ang dakilang hadlang. It's all in your hands. But I can't, her heart automatically responded. Gusto niyang matawa ng grabe. Hindi na siya dapat pang manimbang. The answer was so obvious. Kahit isang mundong kaligayahan ang bitbit ni Lester, hindi niya ito maaaring gawing hero sa kanyang romance story. She did not love him, plain and simple. She finally realized that she could not let other man to be her prince. Iisa lang ang prinsipe niya at ito ang lalaking nanakit sa puso niya. Lester, yes, nakangiting bawling nito, nahihiyang napayuko siya, I'm sorry. Natigilan si Lester hanggang sa napatingin sa malayo. Ilang beses itong kumurap, parang pinigilan ang sarili na maiyak. Sobra siyang nakonsyensya. Pero naisip niya na iyon ang tamang gawin, ang ipagtapat na ang lahat ng nararamdaman. I'm sorry, malungkot na sabi niya at napahinga ng malalim. I already have a hero and until now, he was holding my heart, hindi ko mabawi sa kanya, nahihiyang pagtatapat niya, saka ipinaliwanag ang nararamdaman. Isang mahabang buntong hininga ang ginawa ng binata. Siguro, hanggang dito na lang talaga ako. Sumigil lang akong ligawan ka, dahil umasa akong mamahalin mo ako. Kahit alam ko na wala na akong pag-asa, sagot nito at napailing. Ganun siguro talaga ang taong nagmamahal. Umaasa kahit wala nang aasahan. I'm so sorry, nahihiyang anis niya, at napayuko. Napabuntong hininga si Lester. Don't be, at least, hindi mo ako pinaasa. Sinabihan mo naman ako noon pa. Naging makulit lang talaga ako. Don't worry, lilipas din ito, sabi nito at binigyan siya ng nakakaunawang ngiti. Napahinga siya ng malalim at lihim na nagpasalamat. Alam niya na iyon na ang huling pagtatapat sa binata. Lihim din siyang nagdasal, na sana makahanap si Lester ng babaeng mamahalin nito at aalagaan.